hindi ko pa yung masyadong kita. So I was asked by, I think, Burmese people to give my testimony kung paano ba maging isang sponsor child. So, ako, hindi naman ako iiyak, but Burmese is very close to my heart. I started, hindi pa nag-i-build because of the limitations of the situation. Nakakatuwa because I have people like you who support in World Vision and I'm very much privileged. So simula pa lang on behalf of all the sponsored children, World Vision, thank you very much sa pagturo ninyo. So parang ako na yung representative ng mga bata sa inyo. So sana ang feeling na yung pagpapasalamat namin sa inyo. Anyway, so yeah, I was in grade 1, 7 years old, many years ago. When I joined a sponsorship, my parents were working sa peanut butter factory. And they don't have much to send us to school, me and my brother. I am a home food so. I was born and raised in Pasay. So, alam niyo naman sa Pasay, lalo na kung kano kahiya. Drugs and drugs. Patay si. Yeah. Patay si. Aming ipag patintero kami sa mga sasakyan. May pumaan, may naglalakad nga ng hosting, may pumaan na sa likod ko humagin yung pasta. So, imagine a child will grow up in that kind of situation, in an environment like that. Anong mangyayari ko sa pasta? I was blessed because World Vision was there. I was working with one of the churches. They gathered children and you know they just decided they wanted to support these kids to give them a better future. Ako naman, hindi ko na-realize sa mura kong edad, the confines of my home, that there will be people outside of my family who are really genuinely loving enough to support, to give their love to people like me. Sino ba ako rin? And then, sinuportahan ako ng World Vision hanggang high school. Ang sponsors ko were Americans and Germans. Tapos, there was a verse na nakapaskil dun sa World Bible. Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for your welfare, not for plans. To give you a future na wala. That's why yung parang in-anchor ako nun to pursue. To reach for me goals and dreams. I was able to finish college, and after I finished college, there's a time na sabi sa akin nung isang church, Richard, yung sponsor mo na dito sa Manila, the one from Germany, tapos, can you give her a song? Sige, kanta ko, very excited ako, mamimission for the very first time, elementary pa ako, nag-ipis after college na Manila. When I met her, nagkita kami, para ko siyang ganun, nanay na, second nanay, na wala kami usap-usap, nakita kami, tapos umiyak na lang kami. Kasi parang, sorry, nanay na matagal ko nang hindi nakita. I was able to graduate MBA sa De La Salle when I crossed paths again with World Vision. Marketing. I went to our school and kasi may case kami doon eh, yung parang motivation to workplace, hindi lang pera, hindi lang sweldo, but doing something else kahit walang masyado pera, pero may sense of fulfillment. Ang naging case namin yung World Vision. So, sa group mo yun, naka-assign. Tapos taas ako na kami, sabi ko sa prof, naka-assign, taas si Dabs, yung marketing ka, kaya kong World Vision din. Sabi ko, project ko po, ganyan. Ng World Vision, sabi ko, klasik, ikaw. So, and then, nakaka-proud kasi siyempre, hindi ko yung World Vision, was taking MBA. Graduate din. Tapos, dahil doon, nag-lead ako dun sa way na nagtrabaho din ako sa World Vision as part of the strategy management execution. Go back for brand planning. So, yeah, that was it. And then now, sa krasya ng Panginoon, na nakapag tayo kami ng maliit na
also the restaurant, and the restaurant, World Vision is like a boat. Parang it gathers, collects people along the way. Tapos sponsor channels po. Sinasama sa amin yan and bring them to their destination to make this, you know, country that we have a better place to live in. So, yeah. Maybe that's it. Thank you very much.